Hello guys, so ayan guys, so nag-message po sa aking messenger si Sir Hope Tom na Belgas, no? So regarding po sa kanyang na-lock na account. So ayan guys, so tinulungan natin siya pero unfortunately, so hindi po natin na-unlock kasi sa ngayon guys, sobrang higpit na po ni Facebook, no? Kapag po yung inyong mga Facebook account is magkaiba po yung pangalan ng inyong mga valid ID or ng inyong mga identity, no? So just in case na nagkaroon kayo ng lock account, so not possible na po natin ma-open yan guys. So iwan ko lang, kung I'm not sure kung meron pang ibang option, pero sa pagkaalam ko guys, kapag once na nag-submit po tayo ng ating identity at hindi po match, na-detect po na hindi match yung ating account dun sa ating mga ID na sinubmit, so not possible na po yan para sa aking kaalaman, no? So di ko lang sure guys kung meron pang ibang option, so much better, no? So ito guys, so magkausap lang kami ni sir kanina kaya share ko lang sa inyo, no? So just in case lang, no? FYI na din po dun sa mga Facebook account holder na iniiba-iba yung kanilang mga pangalan, so mag-iingat po tayo guys kasi sa ngayon po napakahigpit na po ni Facebook, no? Sobrang higpit na po ni Meta. So once na nagkaroon ka ng problema at nagkamali ka, especially yung lock account, so not possible mo na yung ma-open guys kapag hindi po match yung mga credential, no? Kaya dapat guys, kung gusto mong magtagal yung inyong mga Facebook account at kung yan ay may mga importanteng bagay na nakasave dyan sa inyong mga Facebook account, so make sure guys na talagang legit yung ating mga pangalan, meron tayong credential, meron tayong basihan, meron tayong mga valid ID na ipipresent just in case nagkaroon ng problema. So kapag nagka-problema yung ating mga accounts, so hindi po natin naiiwasan yung guys. So may mga error po talaga, kaya once na nagkaroon ka ng error at tapos hinihingi sa iyo ni Facebook yung iyong sagot dun sa kanyang gagawin para ma-open yung iyong mga na-lock na account. So pasensya talaga guys kasi hindi na po natin ma-open yan kapag talagang na-detect po niya na hindi po tugma yung ating mga sinubmit na identity. So paalala lang po guys, no? So sa mga Facebook account holder, no? So ito yung account ni sir, oh, na lock siya, oh. So tinuro ko naman guys, no? So ginaid ko naman si sir kung paano natin ma-open. So sinundan naman namin yung proseso. Nga lang, nung mag-submit na nga po siya ng identity, kasi sa ngayon guys, hinihingian na po ng identity. So pangunahing hinihingi ngayon guys, yung valid ID or di kaya yung video recording, yung inyong depende po kasi guys, depende dun sa kung ano yung hinihingi sa ni Facebook, yun yung susundan natin. So lastly kasi guys, based po dun sa aking in-upload na video regarding po dun sa na-lock account ng aking missis, no? So meron akong part 1 and part 2 na in-upload nun. Ang hinihingi niya po dun isang yung ano, video, ano, kailangan niya mag-video ng kanyang ano, mag-record ng video na gamit yung kanyang mukha, no? So kapag ka po ganun, so may chance na ma-open, pero kapag ang hinihingi po niya is ID, so yun po yung impossible na ma-open kapag yung ID po ninyo hindi tugma sa pangalan ng inyong Facebook account. Then even po dun sa video recording, no, kung yung pong inyong face, yung inyong mukha, hindi rin tugma dun sa inyong profile account, so not possible din po ma-open yun. Kaya FYI guys sa mga Facebook account holder na kapag iniiba-iba nyo po ang inyong profile, so make sure na mayroon kayong identity. So kapag iibahin nyo po yung profile kapag nagkaroon ng problema, so wala tayong magagawa guys kundi gumawa na lang po tayo ng panibagong account pagka ganun. Kaya naman kung gusto nyo guys magtagal yung inyong mga account, so iwasan po natin yung mga ganung gawain. So dito guys, sa totoo lang, ang pinapangalagaan dito ni Facebook is tayo naman ng mga Facebook user, para at least maiwas tayo dun sa mga masasamang loob, ika nga, di ba? So para maiwasan natin na magkaroon ng ganun. Kaya naman binibigyan niya tayo ng security para just in case nagkaroon ng problema ng ganun. Kasi malay ba naman ni Facebook, di po ba, kung ikaw ba yung totoong, halimbawa, na-hack, o di ba? So malay ba niya kung ikaw yung totoong nag-i-input ng iyong username and password? Hindi naman. Kung may mga instances na ganun, kaya naman, so iniiwas po tayo ni Facebook sa ganung mga bagay. Kaya naman, wala tayong magagawa guys kung magkaganon man. So kaya dapat suggestion ko sa inyo guys, no, kung napanood mong video na to guys, kung hindi pa tama yung pangalan mo dyan sa inyong Facebook account, so make sure guys itama nyo na po yan simula ngayon. Ibase nyo na po sa kung anong mayroong ID po kayo para just in case nagkaroon ng ganitong problema, so kahit pa paano ma-open pa rin natin.
So, yun nga, ulitin ko, sa sobrang higpit na ngayon ni Facebook, so, dahil nga rin po yan sa dami na pong mga masasamang loob, kaya naman, nagigpit si Facebook para po yung sa kapakanan ng bawat Facebook user. So, malino po yun guys, nakasad po yun dun sa community guidelines and policy na kapag mga ganong gawain, so, automatic yan, nilalock niya. So, kung wala kang strong security, at hindi tugma yung iyong identity, so, wala tayong magagawa, kundi gagawa ka na lang panibagong account. So, sayang naman kung meron kang mga importanteng bagay na nakasave dun sa account po na yun. Kaya make sure guys, lalong-lalo na pala dun sa mga gustong, sa mga nagsisave ng mga importanteng bagay dun sa kanilang mga Facebook account, no? So, make sure guys, talagang sundan nyo po tong video na to at talagang itama nyo po yung inyong mga pangalan dun sa inyong mga IDs, sa inyong mga identity, sa inyong mga valid ID para just in case magkaroon ng problema, ulitin ko, masusolusyonan pa rin natin. So ayun guys, haba ng usapan namin ni sir, so ito na yung concern niya kanina. Sabi niya, yun nga, nabanggit nga ni sir na wala naman daw yung ano, yung wala naman daw sinasabi na hindi tugma. So dito guys, malinaw po dito yung sinasabi dito. Yung una dito, Toblory. So isa yan sa mga kasama guys, yung may mga ano na yan, yung sobrang labo daw, then sobrang ano, hindi ganong malinaw, then missing the required information. Isa yun na yung isa sa mga ano guys, isa yun sa requirements niya kapag hindi tugma yung inyong identity, yung inyong ID. So yan po yung guys, yung missing the required information. So wala tayong magagawa diyan kundi sorry, no? Ganun talaga. Kaya dapat talaga guys, itama natin yung mga pangalan natin. So kung gusto niyo guys na magtagal sa atin yung ating mga Facebook account. So haba nang napag-usapan namin, pero unfortunately hindi talaga namin naangnak. Hindi namin nagawa ng paraan kasi nga wala talaga eh. So yun po talaga yung hinihingi. Kaya yun, thank you na lang si sir. So ayan, nag-welcome din naman ako. So gawa na lang siya. Sabi ko kay sir, gawa na lang po kayo ng ibang account. This time itama niyo po sa identity niyo. Sabi ni sir, so okay, salamat po sa time. So ayan, sabi ko, follow niyo na rin ako sa aking Facebook page account para at least ma-update siya sa aking mga video tutorial regarding po dito sa Facebook release mo. So ayun guys, so sana nakatulong sa inyo, no? So kung oo, huwag nyo guys kalimutan mag-like and share, and i-follow nyo po guys para ma-update ko po kayo sa mga next videos na ating gagawin na regarding po dito sa Facebook Reels, no? So yan lang po guys, no? So see you again next time. Bye-bye.